Gusto ba ni Jesus na siya ay may pako sa krus? Ginusto mo ba? Hindi. Binasa natin kanina, sabi niya, hanggat maaari ang bako, ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap nito. Ngunit huwag ang aking kalooban, kundi ikaw. At sinag-aralan natin, sabi mismo ng kanilang Biblia, na kung saan ang panalangin ng isang taong matuwid ay dinidinig ng Diyos. Ang tanong ba dyan eh, meron po bang nakatala sa Biblia ni Reverend Armando Duca na si Kristo talaga ay iniligtas ng Diyos mula sa kamatayan? Pag sinabi iniligtas, eh, hindi namatay. Dahil kung yan ay hindi niligtas, namatay yan. Naganap sa kanya yung tatlong araw at tatlong gabi. Meron kayang mababasa sa Biblia ni Reverend Duca na si Kristo ay iniligtas nga ng Diyos mula sa kamatayan? Empirically, figurative, directly na sinasabi, nakatulad ng pagkahanap ko ng talata sa kanya. Nasabi ko sa kanina, hanapan mo ko na isang talata na sasabi si Kristo, sabi niya, ayoko mapako sa, gusto ko mapako sa krus. Wala siyang nahanap. Eto, meron akong babasahin. Direct ang sinabi mismo ng kanilang Biblia na si Kristo'y hindi na ipako sa krus. Okay? Gamitin na nga natin yung Biblia na may imprimatur ni Jaime Cardinal C. Kasi ito pinakamalaking reliyon eh. Para siya ba yun? Aking imprimatur ni Jaime Cardinal Sir. Kahit yung Biblia ni Reverend, gamitin niya rin yan. Walang problema. Eh, bakit ko gustong gamitin ito? Sapagkat kasi ang Tagalog nito, medyo magaang. No po? Reverend, ito po ba yung Biblia? Hindi. Biblia po, kasalamat. Tinapakain. Sabi niyo hindi Biblia ito. I-re-re-re-re. Hindi ko kukunin kayong Biblia niyo. Yan. Salamat po. Eh, ang kagandahan lang nito, ito po ay Biblia na may imprimatur ni Jaime Cardinal Sin. O, di sabihin, Biblia ng Katoliko, eh sila ang nakararami dito, gamitin natin. O, ayan o, pirmado ni Jaime Cardinal Sin. O, ha? Linaw o. Imprimatur ni Jaime Cardinal Sin. Eh, buka tayo ngayon. Si Kristo po ba'y pinabayaan ng Diyos? Hindi kaya siya piniligtas ng Diyos sa kamatayan? Yan ang tanong natin ngayon dyan. Sa kanyang dasal na kung saan ang makuhagat maari ilayo mo sa akin ang sarong ito ng paghihirap. Ngunit huwag ang aking kalooban, kundi ang kalooban mo ang siyang maganap. Tanong natin ngayon dyan eh, pinakinggan kaya siya ng Diyos? O, dinilikuran siya ng Diyos? Ayoko, gusto ko mamatay ka. Ayoko iligtas ka. Tapagkat kailang mangyari sa iyo, mamatay ka. Na tatlong araw, tatlong gabi. Bagamat hindi nangyari tatlong araw, tatlong gabi, sabayan pa rin natin ang tugtog. Kasabayan pa rin natin. Eh, alamin na natin baka namatay na isang araw. Hindi iligtas ng Diyos. Kahit isang araw lang, hour na isang araw. Kahit na isang oras, 30 segundos, kaya 30 minuto na namatay kaya si Kristo. Pinabayaan siya na mapatay. Na mga taong gusto pumatay sa kanyang mga Hudyo. Ay, alamin natin baka may talata sa Biblia na sasabing si Kristo'y pinabayaan ng Diyos. Basa po tayo sa Biblia niyo, Reverend Armando Duca. Hebreo 5:7. Ganito po ang pagkakasabi. Samayan niyo na po ako, Reverend. Baka po, iba'y binabasa kong libro, eh, Cardinal Sin ito, bahala kayo. Baka iba yung Biblia niyo, sa Biblia'ng hawak ko, eh, nasa inyo na po yan. Ganito po ang pagkakasabi. Noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya'y dumalangin. Tinutukoy po yung kanyan sa Mateo na binasa sa Gethsemane. Dumalangit, lumuluha ang kanyang mga patak ng kanyang mga luhay katulad ng patak ng dugo. Maningas na panalangin, iligtas mo po ko, Diyos ko, ama ko. Ayoko may pago sa krus. Sabi ni Kristo, talagang matinding pagluha. Lucas, mababasa niyo po yan sa talata ng Lucas. Talagang matindi yung kanyang mga luha ay nag-anyong patak ng dugo. Dahil sa kinininigas ng kanyang panalang, ayaw niya talagang mapako sa krus, mamatay at muling mabuhay ng pagkaraan ng tatlong araw. Eh, alamin natin ang sabi ng Diyos sa kanilang Biblia. Noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusin niyang pagpapakumbaba. Ano sabi ng dininig, Reverend? Pinakinggan. Sa ibang talata sa Biblia, pinakinggan. Iniligtas siya mula sa kamatayan. In other words, maging ang Biblia ni Reverend, Biblia ng Katoliko o nung hasing Biblia, nagpapatunay na totoo nga ang binanggit sa Banal na Quran.
isang aklat na lamang talaga na dapat sandigan ng tao, na dapat paniwalaan ng tao. Ang kaisa-isang aklat na lamang na nagsasabi ng katotohanan, aklat ng kaligtasan ng kaluluwa ng tao.